Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Lalo na sa mga bago pa lang dyan, hello po sa inyo. So, bago ko mag-start guys, pasensya na po sa ingay ng mga manok kasi medyo maraming manok dito sa amin. Ayan, so anyway, sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo kung paano ko pinurga yung anak ko at kung ano yung gamot na pinangpurga ko sa kanya. Pero bago ko mag-start dyan, i-share ko muna sa inyo kung ano-ano yung mga sintomas na may bulati na nga ang isang bata sa kanyang tiyan o ang isang tao at kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng bulati sa tiyan at kung ano-ano yung mga uri ng bulate sa tiyan. Ayan, so basahin muna natin. So, ito yung ilan sa mga sintomas, guys. Unang-una, kapag madalas at matubig na ang pagtatae sa loob ng 2 linggo. Next, madaling pagkapagod ng katawan kahit pa may sapat naman na oras ng tulog. Pangatlo, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang o malnutrisyon. Matinding pangangati sa butas ng puwet kahit na wala namang sugat sa bahaging ito. Panglima, matinding pananakit ng sikmura. Ito pa guys yung ilan sa mga sintomas. Kawalan ng gana sa pagkain, pagkakaroon ng ubo at lagnat, paninikip ng dibdib, panghihina ng katawan at pagtatae. So ito yung mga ilan sa mga sintomas guys na common na kung napapansin nyo guys na karamihan sa mga sintomas na ito ay nararamdaman ng anak nyo. Malamang guys, baka meron na siyang bulati sa kanyang tiyan at need nyo na siyang purgahin para matanggal yung bulati na iyon at hindi niya na maramdaman yung mga sintomas na ito. So, tandaan nyo itong mga sintomas na to guys, sintomas na ito at obserbaran nyo yung mga anak nyo. Ayan. Then, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng bulate sa tiyan? So, unang-unang dahilan, kapag naglalakad tayo ng nakapaa sa mga palaruan o anumang lugar na may maruming lupa. Pangalawa, kapag kakain ng mga pagkain gaya ng karne at isda na hindi luto o hindi gaanong naluto. Pangatlo, maghuhugas ng mga gulay at prutas gamit ang kontaminadong tubig. So, kapag nililinisan o hinuhugasan nyo yung inyong mga gulay, prutas, pero yung pinanghuhugas yung tubig, hindi malinis, contaminated, madumi siya, ayan, isa din yan sa reason. Then dun sa pangalawa, ganun nga, kapag kumain kayo ng mga pagkain tulad ng karne at isda na hindi ganun na naluto. Then yung una, kapag naglalakad tayo ng nakapaa lang, walang tsinelas sa mga maruming lupa, maruming ground, so isa din yan. Yung pang-apat, hindi malimit ang paghuhugas ng kamay. So kapag kumakain tayo na nagkamay lang, tapos walang hugas-hugas, tapos kahit saan tayo mahawak, isa din yan guys sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng bulati sa tiyan. So ano-ano nga ba yung mga uri ng bulati sa tiyan? Kabilang sa mga bulating naninirahan sa tiyan ang ascaris o bulating bilog o yung tinatawag na roundworm. So, ito yung bulating bilog guys o roundworm. Ito naman yung bulating kawit or hookworm at ang trichuris o bulating latigo or whipworm. So, tatlo pala yung uri ng bulate na makikita sa ating tiyan. May roundworm, may hookworm, at merong whipworm. So, yun guys, story ko na nga, yan nga. So, yung anak ko guys ngayon ay 4 years old na siya. Magpa-5 na siya ngayong September 2023. And ever since, hindi ko pa siya pinupurga. Ito pa lang yung first time na pinurga ko siya. So, pinurga ko siya guys nung Miyerkules. Wait lang, hindi ko na ano kung anong petsa. So, ngayon kasi is 13, 12, 11, 10, 9, 8. So, nung March 8, 2023, Miyerkules ko siya pinurga. Alas 8 ng umaga yon. So, first time ko yun na pinurga siya. By the way pala guys, walang namang ano sa pagkain na dapat ganito yung kainin bago purgahin. Wala namang ganon. Yung ano lang, sabi ng mama ko na kapag pupurgahin, dapat medyo maayos yung panahon, maaraw. Kasi kapag
maulan daw, malamig yung panahon, hindi, alam niyo yun, hindi lalabas yung ano daw, hindi lalabas yung bulate. So, ayun. Nung Miyerkules, maganda yung panahon, guys. Ito yung panahon sa amin nung Miyerkules, maaraw, alas 8 ng umaga, ko pinurga yung anak ko. Then, ito pala, guys, yung gamot na pinangpurga ko sa kanya. Pirantel or Pirantel Embonate. So, Combantrin, guys, na tablet. Ayan, Combantrin na tablet. Hindi ko lang na ano kung ilang gram siya. Pero maliit lang siya, round. Mas maliit pa siya sa 25 cents. Ayan. Ganyan siya. Ito yung kanyang likod. Ito naman yung kanyang color ng gamot. Ayan. Then, ang gagawin nyo dito, guys, is pwede nyo ilagay nyo. Depende. Kung yung akin kasi, yung anak ko kasi, medyo may pagkamaarte siya sa gamot. Kaya ang ginawa ko, dinurog ko muna siya sa platito na maliit. Dinurog ko muna siya gamit yung kutsara. Tinanggal ko muna siya, nilagay sa platito, dinurog gamit yung kutsara. Then, sinabawan ko ng konti. Hindi ko na nilagyan ng asukal, guys, kasi gusto ko na yung gamot lang mismo yung mainom niya para effective talaga na may lumabas na ano, may lumabas na bulate. Pero pwede nyo rin naman lagyan, guys, ng ano, ng asukal konti. Tapos kung yung anak nyo medyo malaki na, for example, umiinom na siya ng tablet, hindi siya maarte, so pwedeng ano na lang, yun na lang, ito na lang mismo, wag nyo nang durugin. Ayan, so ito pala yung ginawa ko, papakita ko lang sa inyo, guys. Yan, so tinanggal ko muna siya. Yan na nga, nadurog na nga siya eh, kasi 'di ba nag-start na ako kanina. Then durugin niyo nang maigi, guys. Pero kung yung anak nyo sanay sa mga gamot, kahit hindi nyo nadurugin, diretso na lang painumin o kaya konting durog lang. Ito kasi, anak ko kasi, guys, medyo maselan sa mga gamot, especially kung hindi matamis, mapait, matabang. Yan, pinakahit niya, pahirapan talaga sa pagpapainom. Yan, so ginanyan ko na lang siya. Dinurog ko na lang and then binasa ko lang siya ng konti. Make sure, guys, na lahat walang sayang. Lahat mapainom nyo sa kanya para umipek yung gamot. At lumabas yung bulate kung may bulati man yung anak nyo. So, inaluhalo ko lang siya. So, dito, I think, nagdagan ko pa to ng konting tubig kasi parang dumikit na yung gamot sa platito. Nagdagan ko pa siya ng konting tubig. And then, hinalo-halo ko na lang yan ng mabuti, guys, at papainumin ko na sa anak ko. So, ito pala, guys, yung video nung pinainom ko sa anak ko, guys, ayan. Tapos, isang kutsara muna, then, pinainom ko na kagad siya ng tubig kasi nga maarte. Kapag nalasahan niya yung ano, pait, baka iluwa. Dito nga eh, muntik niya ng iluwa yung ano eh, gamot to. May kunting tapon nga eh. Ayun, then meron pa. Pahirapan nga, guys, eh, kasi talagang ayaw niya. Pero pinilit ko talaga siya kasi para
talagang mapurga siya. Kasi 4 years old na siya, hindi ko pa siya napupurga. Kaya pinilit ko siyang purgahin talaga. Kahit ayaw niya sa gamot. So, ganun din kayo guys kapag papainom nyo na yung medisina, sabayan nyo kagad ng tubig para hindi niya maluwa, maano niya kagad, malunok, I mean. Yan, so, ayun nga guys, no, diba, Miyerkules ko siya pinurga, alas 8. So, nung around mag-alas 12 na guys, dumumi siya, then tiningnan ko, wala namang bulate. And then sa araw na yan guys, pagpurga ko siya kanya, tatlong beses siyang dumumi. So, nung unang dumi niya, mag-alas 12 ng tanghali, walang bulate. The next, I think mga hapon na yon, alas 3 at saka sa gabi, alas 7, wala din guys. Tiningnan ko, nag-flashlight ako, as in wala din yung maliliit, wala. Then, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, at ngayon na Lunes, ika-5 days niya na ngayon guys. Everyday, simula nung pinurga ko siya, everyday na siyang dumudumi, pero everyday din, tinitingnan ko, wala talaga, as in wala talagang bulate guys. Kaya di ko alam kung baka wala talaga siyang bulate, or di ko alam kung hindi umipek yung gamot, pero I think baka walang, may ganun kasi minsan, na wala silang bulate or natunaw na lang yung bulate doon sa kanilang tiyan dahil sa gamot. May mga ganong instances guys. So, ayun, 5 days na ngayon guys, wala pa din. Dumumi din siya ngayon, wala din. Wala ding bulate. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Uulitin ko, ito po yung gamot na ginamit ko sa kanyang pagpurga, Combantrin. At pinurga ko siya, 4 years old na siya ngayon. At kapag pupurgahin nyo guys, make sure na medyo maganda yung panahon, maaraw, tulad nito. Kasi ito daw yung mga panahon na madaling lumabas o lumalabas yung mga bulate. Ayan, so ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nagkaroon kayo ng idea at kung nakakaranas kayo o yung mga anak nyo ng ilan sa mga sintomas nito, karamihan ay mas maganda guys na purgahin nyo na kung matagal na siyang hindi napupurga or hindi pa napupurga. So ito yung ilan sa mga sintomas. At kung meron kayong mga katanungan guys, i-comment nyo na lang sa baba at pahingin na lang po ako ng favor guys na sana po ay huwag nyo kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. And always remember guys, if you want to be successful, respect one rule. Never let failure take control of you. Ulitin ko. If you want to be successful, respect one rule. Never let failure take control of you. So, ayun lamang guys at maraming salamat sa panonood.